Ito na guys. Umpisa na ng pagpapak. Ito na naman yung problema ko. Magpak ng mga gamit. Ang dami namin mga kung anik-anik at hindi ko alam kung... Ay, magsusort na muna ako. Tapos ilalagay ko sila sa box yung mga dadalhin. Tapos... Yun. Ito yung mga nakakapagod na time talaga sa buhay natin. Yung magpack. Magpack, ma-unpack. Ayun, parang na ayoko na talaga sa lahat. Tapos, may manggugulo pa dito. Tingnan nyo nga. No, nagpapack ako ng mga gamit. Inumpisan ko na dito sa kwarto namin. Tingnan nyo naman to. Pumasok silang dalawa sa box. Paano ko maglalagay dyan? Tsaka tinan nyo naman ang kalat ng aming so dito ako mag-uumpisa, tatapon ko na yung mga hindi kinakailangan dyan. Ayun guys, so nag-vlog pala ako kahapon, hindi ko na ako nakapag-update sa inyo. Ayun, so kanina nakuha na yung basura. Ang dami namin basura, nakasampung plastic kami ni Princess. Tinanong anak ko ni Princess, alam nyo, naikot ko yung buong bahay. Anong oras ako nag-start? Nag-umpisa ako dun sa kwarto namin. Anong oras na ba ako nag-umpisa nun? Mga 9:30 na yata. Tapos natapos ako ng 6. Una yung kwarto namin, tapos dun sa likod, sa may ini-stacka namin ng mga, ano, parang bodega. Tinapo na lahat mga nakalagay dun. Tapos, hindi naman talaga nagagamit. Tapos yung iba, pinamigay na namin dito sa kapitbahay. Kasi halos mga staff to si Princess yung mga nandun. Mga bag niya. Si Princess kasi yung pinakamahilig na bata sa bag. Yung mga bag na mga, ano tawag dun? Body bag. Ang hilig niya sa mga ganun. Tapos hindi naman niya nagagamit. Tapos yun, nakatambak lang dun. Pagkatapos nandun sa kwarto niya. Tapos dito sa kusina, yun, inikot ko yun. Kasi gusto ko, may tapon na lahat ng basura. Yung mga ibang basura. Tapos, kung ano pang maiwan, yun na lang ang mailigpit. Nakasampung, ano, yung garbage bag na kulay itim. Ang dami. Tsaka may sobra pa. May karton-karton pa ako na itapon. Ayun, so... Ngayong araw, baka umalis kami ni Daddy Chris. Sinantay ko lang din si Daddy Chris. Baka umalis kami. Alis na kayo agad? Oo, ewan ko. Magpapahinga na siguro saglit yun. Magbibihis. Alis na kami. Kasi para maumpisahan na yung pagpapagawa do. Kasi nagpaalam na ako dito sa bahay na baka hanggang may katapusan na lang kami. Pero baka lumipat kami earlier ng ganun, ng May. Kasi inahabol namin yung birthday ni Princess. Na ma-okay. Kung okay na yun doon, para sabay-sabay na namin sa pagbe-blessing. Tapos, yung mga ibang gamit, may iiwan siguro dito hanggang katapusan or ano. Kasi hindi namin madadala yan lahat. Na-imagine kung ang dami namin gamit, na-imagine ko yung pagod ko. Papakita ko pala sa inyo guys, yung gagawin kong yung pangpaswerte bago tayo tuluyan pumera doon, pero ipapauna ko yun. Meron na ako na pauna doon, pero hindi ako satisfied kasi parang kulang yung ginawa ko. Pero okay lang yun kasi hindi pa naman kami talaga nag-i-stay doon. So, ngayon gagawa ako kasi may binili ako mga bote. Ang dumi pala ng kukuko. Ganun ako ng ganun. Ang dumi ng kukuko. Ayun, so may mga binili kasi akong mga bote na yun na gagamitin ko para pang lalagyan natin ng mga pampaswerte. Ipapakita ko sa inyo yun kung ano-ano yung mga yun para may idea din kayo kung kagaya nyo ako ng mga naniniwala sa mga pamahiin ganun, para mayroon kayong idea din. Actually, dapat plan ko talaga ngayon, naka-schedule ako na magligpit ng mga damit namin kasi yun yung mga hindi ko nagawa. So, ang dami ko ng kwento sa inyo. 6 minutes na to. Mamaya, isi-share ko sa inyo kung saan kami pupunta ni Daddy Chris kasi maghanap kami ng mga tiles tayo. Sana makahanap tayo ng murang tiles kasi ang mahal na magpagawa ngayon guys. Grabe yan. Sobrang ilang linggo na kami na problema ni Daddy Chris kasi hinahabol namin syempre yung mga months na hindi na kami makakapagbayad ng upa sa bahay. Kasi sayang din guys. Makakatipid din namin yun. Kasi nga syempre alam nyo naman galing sa London yung pinagbili namin ng bahay. So alam nyo yung London, di ba? So ayun. Medyo naghihigpit ng sinturon ngayon sa budget, kaya hinahabol din namin na makalipat na para hindi na kami makapagbayad ng upa sa bahay. Kasi sayang din. Ayun. Speaker ko, dito ka katawag.
Sir. Okay, ito. Deliver mo na yan. Dino kami ganyan sa... All what? Tiles? Ayan, namimili na kami ng tiles ngayon. Pag nandito ka na pa, hindi ka na makapag-decide. Pero, kanina sa bahay, decidido na ako kung anong bibilin ko eh. Nakakalito din eh, no? Hindi makapili si dati. Yan yung mga prices ng tiles nila. Pero may mga discount pa sila. Nag-text na ako yung kuya. Sale sila ngayon, no? Tapat ng... Basta dito to sa Dasmariñas, ano, highway. Ang dami. Yung nakakalito. Ano na, Dad? Titingin din kami mamaya ng mga bowl doon. Hello guys, so hindi na pala ako nakapag-update sa inyo, nakabalik na kami sa bahay. Actually, gabi na. Kanina-kanina pa talaga, gabi na ngayon. Ngayon lang ako nag-update sa inyo, 10 PM na. Ngayon, so, nakalimutan ko kasi yung pangalan kanina nung pinuntahan naming tile shop. Tama ba? Tile shop. Lucky One. Lucky One Ceramic Tiles. Dito lang yan malapit sa amin, sa Dasmariñas. Paano yun? Papunta ng, unahan lang siya ng onti ng, ay, unahan pa siya ng Walter. Parang ganun, oo. Walter Dasma. Nangyari kasi kanina, dapat pupunta kami ng Wilcon sa, may ano pa pala yun, unahan pa sa Milangkaan, malayo pa pala. Akala ko kasi, unahan lang din siya ng Walter. Nagtaka kami din dati, kasi ang layo na ng binyahin namin, bakit di pa rin makita yung Wilcon. So, ayun nga, napalayo na pala kami talaga ng husto. So, bumalik na lang kami dun sa unang nakita namin. Tapos, chanek namin dun kung meron kaming makikitang mga tiles na magugustuhan namin. Actually, yung pinagpilian ko is yung parang wood style siya na tiles. Kasi ang sukat doon, ang sinukat ko is 60 by 60. Yun yung pinakamalapad na sukat ng tiles para unti lang yung kakainin niyang tiles. Tapos, yun yung chinek namin doon. Tapos, wala kasi yung gusto ko talagang itsura ng white. So, dalawa kasi ang pinagpipilian ko. Brown. Basta wood style siya. Saka ko na ipapakita sa inyo pag okay na okay. Laway muta pala ako. Pag okay na doon, saka ko na ipapakita sa inyo. Basta wood style siya na white sana or gray ganyan, pero wala sa mga sa ganung style o sa ganung brand, mariwasa ba yun? Walang ganun. So nag-apply din po ako pala kanina ng PLDT. Ang sabi sa akin, medyo mahirap daw mag-transfer, matagal daw magpa-transfer ng linya. Yun ang sabi sa akin kanina ng agent. So ang gagawin ko, ipapa-close ko na lang tong account ko na nandito, tapos magre-reapply kami under sa pangalan na lang ni Daddy Chris. Parang ganun yung mangyayari. So, marami pang gagawin guys, actually. Wala pa ako sa kalahati. So, ina-update ko lang kayo sa mga ganap na medyo busy-busyhan ng lolo niyo ngayon. Busy-busyhan tayo sa mga ganap sa ating paligid. Pero, alam mo yun, busy ka na masaya. Nalagyan ko na alcohol yun. Balak. Busy ka na masaya, na excited sa maging outcome nito. So, naisip ko na nga yung ano eh, yung house tour ba? Naisip ko na mag-empty house tour pagtapos na lahat yung mga gagawin doon. Empty house tour muna kasi syempre hindi pa natin maano yung ano mga gamit, yung mga alam mo yun. So, mag-empty house tour tayo doon pag okay na. Tapos, next is mag-house tour tayo. Tama ba? Di ba may empty house tour, tapos may house tour pa, di ba? Yung pag empty house tour, wala pang gamit, di ba? Tapos, yung updated, siguro updated house tour, yung may mga nandun na yung mga gamit, yung mga ganun, yung nakalipat na talaga kami. Ganun. So, yun ang mga gagawin na excited ako sa mga ganung ganap, guys. Sana kayo din, excited din kayong makita yun. And, yun guys. Tiwala lang, kung kaya namin, kakayanin nyo rin yan. So, yung mangarap ka lang ng gusto mo, lakihan mo na yung pangarap mo, at alam ko someday,
yung pangarap ko na yun ay matutupad yun. Ang video na ito ay puro daldal, pero puro update po ito, guys. Update sa mga nangyayari sa atin para hindi nyo naman kami masyadong ma-miss. Actually, hindi ko napakita si... Ah, hindi, napakita ko si Daddy Chris. Napakita ko si Daddy Chris kanina, si Princess pala hindi. Anak, mag-hi ka nga. Baka kasi namimiss na nila tayo. Ano problema mo? So, ayun guys, nagtsatsaa muna ako. Tinutunaw ko lang talaga, pinapadissolve ko yung honey sa tubig. Kasi nilalagyan ko siya ng honey na may kalamansi. Yan, panglaban natin yan sa mga kung ano-anong bakterya na papasok sa katawan natin. Ayan, tinutunaw ko lang talaga yung honey dyan. Tapos, ilulunod na natin itong tea. Wala siya yung ano, guys, wala siya yung parang tali, 'di ba, na ano, yung kagaya sa Lipton na mayroong tali. O yan, wala. Ang ginagawa ko, sinasandal ko na lang siya diyan. Yan, ganyan lang. Ayan. Kung gusto niyo malaman anong tsaa to, ito ay Tesco green tea with lemon. Ang sarap na ito, guys. Ayan, ubos na ah. Gamit ko pala yung binigay nila ni Daddy sa akin na YouTube na baso. Kasi nag-declutter ako dun sa vanity ko. Tapos ito, sabi ko, sayang naman to. Hindi ko nagagamit. Dinidisplay ko lang talaga to sa, ano, sa vanity. So sabi ko, gamitin na nga natin. Kasi yung mga nakalagay dito, pinagtatapon ko noong meron din ako kagaya na gano'n na ang hilig namin mag-ipon ng mga gamit na hindi naman na talaga ginagamit. So, kaya dumadami ang itsura ng gamit namin dito. Kasi nga, oh yan, mga kagaya niya, mga bote-bote na yan. Wala na yung laman, pero display pa din namin. Ayan, nakalimutan ko palang itapon yan. Sa susunod na, tapunan na lang na basura, maitapon yung mga yan. Pero itong, ito, bibigay ko yung kay Ate Carmen. Kasi si Ate Carmen, mahilig magluto ng, ano, ng... palabok. So, pinaglalagyan niya yan. Bali, dinala niya yan yung birthday ni Daddy Chris at hindi ko pa na isusoli. Pero, tinatabi ko lang yan dyan. Isusoli ko na yan sa kanya. Tsaka, naglinis naman ako na sa taas ng ref. Pero, alam ko may mga papil-papil pa rin ay. Malilinis ko rin yan lahat. So, ayun guys, mag-goodnight na ako para may outro tayo. At, alam ko, puro dal-dal tong video natin. Pero, sana, kahit papano meron kayong natutunan o may napulot kayong aral sa video na to. Sana lang. O, update ko kayo sa mga ganap talaga. Ngayon at carry ko na at ready na ako ulit mag-vlog. Kasi medyo okay na kami. Ayos na, tanggap na. Parang ganon. So, yun. Thank you so much for watching, guys. See you again sa ating vlog. Next vlog. Magbabay ka na. O, naririnig nyo yung hilik ni Daddy Chris. Tulog na siya. Sobrang napagod talaga siya. Nakakaloka tong contractor na to. Nag-rush pa talaga kami, oy.